Magandang araw, Grade 9! Ako si Teacher Robbie, ang inyong magiging guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Samahan ninyo ako sa isang masayang pag-aaral tungo sa pagkakaroon ng isang makabuluhan at makataong pamumuhay. Handa ka na bang matuto sa araw na ito? Ihanda mo na ang iyong ballpen, papel, at sabay-sabay tayong mag-aral ng mga bagong kaalaman dito sa Edukasyon sa Pagpapakatao, Ikasyam na Baitan. Ngayong nakahanda na ang iyong mga kagamitan sa pag-aaral, tara na, magsimula na tayo! Pero bago ang lahat, narito muna ang mga inaasahan kong matutuhan mo pagkatapos mo itong mapanood. Una, natutukoy mo ang kahulugan ng lipunan at ang layunin nito. Ikalawa, naiisa-isa mo ang mga elemento ng kabutihang panlahat. Ikatlo, nasusuri mo ang mga gawain may pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, at pamayanan lalo na ngayong pandemya. Ikaapat, nabubuo mo ang mga moral na kilos gabay ang mga moral na pagpapahalaga upang makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat sa lipunan ngayong pandemya. Mahilig ka bang manood ng mga game show sa telebisyon? Marahil pamilyar ka sa larong Who Wants to be a Millionaire? Sa larong ito ay susubukin natin dating kaalaman. Nais kong isulat mo ang letra ng pinakaangkop na sagot sa iyong sagutang papel. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo sa bawat item upang sagutin ang mga katanungan. Malinaw ba ang ating panutot? Mabuti kung ganon. Narito ang unang katanungan. Anong salitang ugat ang pinagmulan ng lipunan? A. Lipon. B. Ipon. Ang tamang sagot ay A. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Ikalawang katanungan. Ano ang nag-iisa at natatanging layunin ng lipunan? A. Kabutihan para sa lahat. B. Kabutihan para sa iilan. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay A. Dumako naman tayo sa ikatlong katanungan. Alin sa sumusunod ang hindi kabilang sa elemento ng kabutihang panlahat? A. Pagpapahalaga sa kapayapaan. B. Pagmamahal sa kapangyarihan. Ang tamang sagot ay B. Tunghaya naman natin ang ikaapat na katanungan. Ang sumusunod ay mga moral na kilos na nakabatay sa moral ng mga pagpapahalaga na makatutulong upang makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat sa isang lipunan, maliban sa isa. A. Mahalin at unahin ang sarili sa lahat ng oras. B. Igalang at ingatan ang kalusugan at buhay. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay A. Magaling! Para sa huling katanungan, paano ka higit na magiging kabahagi ng kabutihang panlahat sa inyong pamilya lalo na ngayong pandemya? A. Maging mapaghanap sa mga bagay na wala sa inyo at meron sa kapitbahay. B. Tumulong sa mga gawaing bahay. Ano ang iyong sagot?
Tama! Ang tamang sagot ay B. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung hindi naman, okay lang yan. Bago tayong magpatuloy, meron pa akong inihandang nakatutuwang gawain. Magaling ka bang mag-ayos ng halo-halong letra? Sigurado ka? Kung ganon, narito ang aking inihandang halo-halong letra na nais kong buuin mo sa loob lamang ng 5 segundo. Handa ka na ba? Tapos na ang oras. Natuwa ka ba sa ating gawain? Ano-anong mga salita ang iyong nabuo? Magaling! Ngayon naman, alamin natin ang ibig sabihin ng mga salita na iyong nabuo. Ano nga ba ang lipunan? Ang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na lipon, na ang ibig sabihin ay pangkat. Ang lahat ng tao ay may pamilyang kinagisnan na siyang una niyang pangkat na kinabibilangan. Ngayon naman, gamit ang iyong panulat at papel, sumulat ka ng halimbawa ng iba't ibang pangkat. Mas marami, mas maganda. Bibigyan lamang kita ng 15 seconds para gawin ito. Handa ka na ba? Pagbilang mo ng 3, magsimula ka ng sumulat. 1, 2, 3. Tapos na ang oras. Kumusta ang iyong mga sagot? Paano mo malalaman kung tama ang iyong sagot? Tama ang iyong sagot kung ito ay binubuo ng pangkat o higit pa sa isa at nagkatitipon. Pinabati kita! Ano naman kaya itong kabutihang panlahat? Ito ang nag-iisa at natatanging layunin ng lipunan. Ito ang pangkalahatang kondisyong patas na ipinabahagi para sa kapakanan ng lahat ng kasapit ng isang lipunan. Matatamo lamang ito kung magkatuwa ang lipunan at ang mga mamamayan nito. Narito ang mga larawan ng mga gawain na nagpapakita ng pagsasaalang-alang ng kabutihang panlahat. Sa pamilya, paaralan, at pamayanan. Hindi madali ang paggamit at pagpapanatili ng kabutihang panlahat sa isang lipunan. Ito ay nangangailangan ng mahalagang elemento ng kabutihang panlahat, katulad ng paggalang sa kapwa, pagmamahal sa katarungan, at pagpapahalaga sa kapayapaan. Upang maging madali ang paggamit ng kabutihang panlahat sa lipunang ating kinabibilangan, ay makatutulong ang pagsusumikap ng mga kasapi nito na panatilihin ito. Gabay ang pagsasabuhay ng mga moral na pagpapahalaga katulad ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa katotohanan, pagpapahalaga sa buhay, paggalang sa otoridad o may kapangyarihan, paggalang sa dignidad ng kapwa, wastong paggamit at pamamahala sa mga materyal na biyaya. Upang higit mong maunawaan ang ating tinalakay, subukan mong sanayan ang iyong sarili. Isulat mo ang salitang elemento kung ang pahayag ay indikasyon na elemento ng kabutihang panlahat at
di elemento naman kapag hindi. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo para gawin ito. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon. Unang bilang. Unahing bigyan ng biyaya mula sa pamahalaan ang mga tao may matataas na katungkulan. Ano ang iyong sagot? Di elemento ang tamang sagot, sapagkat hindi ito tumutugon sa layunin ng lipunan na kabutihan para sa lahat. Mahusay. Ikalawa, pagbibigay sa mga mamamayan ng relief goods na laan para sa kanila, lalo na ngayong pandemya. Tama ba ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay elemento. Napakahusay! Ikatlo, pagbibigay ng patas na oportunidad sa lahat ng mga kasapi ng lipunan, anuman ang kanilang wangis at estado sa buhay. Ang tamang sagot ay elemento. Magaling! Ika-apat, sumunod sa IATF Health Protocol sa lahat ng oras at panahon. Elemento naman ang tamang sagot para rito. Ika-limang bilang. I-post mo sa Facebook ang video ng kapitbahay mong nag-aaway ng walang paalam. Hindi siya elemento, sapagkat ito ay labag sa batas at taliwas sa layunin ng lipunan na kabutihang panlahat. Nakuha mo ba lahat ng tamang sagot? Tingnan natin! Wow! Mahusay! Ngayon naman, bilangin mo ang iyong tamang sagot. Ilan ang iyong naging puntos? Kung nakakuha ka ng 5 puntos, mahusay! Kung hindi ka naman nakakuha ng perfectong sagot, ayos lang yan. Pagbutihin mo na lamang ang pagsagot sa mga susunod pang gawain. Pagmasdan mong mabuti ang picture puzzle na unti-unting nabubuo. Isulat mo sa iyong sagutang papel ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat at malungkot na mukha naman kung hindi. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo para gawin ito. Maliwanag ba ang ating panuto? Mabuti kung ganoon. Lina at simulan mo na. Maglinis ng bahay. Magluto ng ulam para sa sarili lamang. Magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Balik ang module kung kailan mo lang nais ibalik. Sumunod sa Safety Health Protocol sa lahat ng oras at lugar. Naibigay mo ba ang lahat ng tamang kasagutan? Sa pagkakataong ito, muli nating balikan ang mga mahalagang bagay na ating pinag-aralan sa araw na ito. Nalaman mo na ang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na lipon, na nangangahulugang pangkat. Meron itong nag-iisang layunin, ang kabutihan. Upang makamit ang kabutihang panlahat, ay kinakailangan lapatan ito ng mga mahalagang elemento katulad ng una, paggalang sa kapwa, pangalawa, pagmamahal sa katarungan, at
at ang ikatlo, pagpapahalaga sa kapayapaan. Magiging madali ang paggamit ng kabutihang panlahat kung ang lahat ng kasapi ng ipunan ay magsusumikap na panatilihin ito, gabay ang pagsasabuhay ng mga moral na pagpapahalaga katulad ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa katotohanan, pagpapahalaga sa buhay, paggalang sa otoridad o may kapangyarihan, paggalang sa dignidad ng kapwa, at wastong paggamit at pamamahala sa mga material na biyaya. Ngayon naman ay susubukin ko ang iyong natutuhan. Ihanda mo na ang iyong papel at panulat. Isulat mo ang letra ng pinakaangkop na sagot sa iyong sagutang papel. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo sa bawat bilang. Tara! Simulan na natin! Ano ang nag-iisa at natatanging layunin ng lipunan? A. Kabutihan para sa iilan? B. Kabutihan para sa lahat? C. Kabutihan para sa nakararami? D. Kabutihan para sa mga mahihirap? Ano ang iyong sagot sa tanong na ito? Alin sa sumusunod ang hindi kabilang sa elemento ng kabutihang panlahat? A. Pagpapahalaga sa kapayapaan. B. Pagmamahal sa katotohanan. C. Paggalang sa individual. At D. Pagmamahal sa bayan. Tama kaya ang iyong sagot? Anong salitang ugat ang pinagmulan ng lipunan? A. Ipon. B. Lipon. C. Lupon. D. Unan. Ang sumusunod ay mga moral na kilos na nakabatay sa moral na mapagpapahalaga na makatutulong upang makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat sa isang lipunan, maliban sa isa. A. Sundin at igalang ang mga otoridad. B. Mahalin at unahin ang sarili sa lahat ng oras. C. Igalang at ingatan ang kalusugan at buhay. D. Mahalin at pahalagahan ang katotohanan. Paano ka magiging kabahagi ng kabutihang panlahat sa inyong pamilya? A. Tumulong sa mga gawaing bahay basta't may bayad. B. Maging mapaghanap sa mga bagay na wala sa inyo at meron sa kapitbahay. C. Magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente kapag nandiyan si nanay at tatay. D. Sumunod sa mga alituntuning ipinatutupad sa tahanan. Tunghayan natin ngayon ang inyong mga naging sagot. Para sa unang katanungan, ang tamang sagot ay letrang B. Kabutihang panlahat. Sapagkat ang tao ay nilikha ng Diyos na may pantay na dignidad. Letrang B naman ang sagot sa ikalawang tanong. Ayon sa ating tinalakay kanina, tatlo lamang ang elemento ng kabutihang panlahat. Paggalang sa kapwa, pagmamahal sa katarungan, at pagpapahalaga sa kapayapaan. Letrang B naman ang tamang sagot sa ikatlong katanungan. Ang salitang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na lipon. Para sa ikaapat na katanungan, ang tamang sagot ay letrang B. Mahalin at unahin ang sarili sa lahat ng oras. Hindi makatutulong sa paggamit ng kabutihang panlahat kung lagi nating uunahin ang ating pansariling interes. Para sa huling katanungan, ang tamang sagot ay letrang D. Sumunod sa mga alituntuning ipinatutupad sa loob ng tahanan. Ang pagsunod sa alituntuning ipinatutupad sa tahanan ay ang tamang simula sa paggamit ng kabutihang panlahat. Ngayon naman, bilangin mo ang iyong mga tamang sagot.
ilan ang iyong nakuhang puntos? Napakahusay! Binabati kita! Para sa inyong tandang aralin, magtala ng 5 gawain na makatutulong sa kapwa lalo na ngayong pandemya. Inyong abangan sa susunod na episode ang ating araling may kaugnayan sa kawang gawa. Sana ay marami kang natutuhan sa ating aralin ngayon. Sa muli, ako si Teacher Robby na nagsasabing mag-ingat po tayo palagi. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating pag-aaral dito lamang sa Puerto Princesa Dream TV. Paalam!